So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, may nagpasa po kasi sa akin ng video ni Sandra Cam. So sabi ko parang wala namang kwenta yan, si Sandra Cam, sinungaling naman yan. Yun nga lang kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi sa video na to, nung ni-research ko pala itong mga sinasabi ni Sandra Cam, may nakita po ako dito na medyo irregularities nung panahon nga po ni Digong na ngayon po ay binibintang nila ngayon kay PBBM. Okay, so alam naman po natin na itong si Sandra Cam po ay siya po ay appointee ni Digong sa PCSO, party ata siya ng Board of Director. So yun nga mga kababayan. So ngayon, ang ginawa nga ni Sandra Cam ngayon, nagwawala dun sa rally sa Liwasan Bonifacio, dun nga sa rally ni Kibuloy. So ang dami niyang sinabi dun, pero wala naman siyang ebidensyang pinakita at ngayon ididibang po natin yan. At saka mga kababayan, ang tanong dito, maniniwala pa ba kayo kay Sandra Cam na siya po ay certified na sinungaling at umamin po talaga siya na siya po ay nagpapagamit talaga kay Digong? Okay ah? So para mas maganda mga streetwise, no, panoorin na lang po natin tong video na to ni Sandra Cam, no, para hindi na lang po ako maingay. Teka lang, ayusin natin to ah. Okay, ito. So panoorin po natin to ah. Sige. Ngayon, silensyo muna tayo. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Mga magnanakaw, itakwil! Mga magnanakaw, itakwil! Mga magnanakaw, itakwil! Mga magnanakaw, itakwil! Noong kapanahunan namin during the Duterte administration, tuwing may sakuna, Mark, tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Noong mag-down zero ang Pampanga, dumating kagad ang ating mahal na pagulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami kagad punta doon. Nakita namin hanggang sa mga etas, namigay kami. Iba ang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ang Katanduanes, ganun din ang ginawa namin sa iba-ibang parte sa bandang sa norte nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalo ng todo ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Yoko Marcos. Okay, no? So yan. Napaka-nonsense, no? So nung una, ang sabi ko, okay, parang wala namang kwentang gawa ng contento kasi alam naman natin na sinungaling itong si Sandra Cam. Yun nga lang po kasi mga kababayan, nung medyo hinalungkot ko nga po itong background nga po ng PCSO sa pamumuno nga po ni Sandra Cam, parang may nakita po tayo ditong medyo kakaiba. Okay, so yan po ang pag-uusapan ngayon natin. So ito no, so yung nirereklamo ni Sandra Cam, wala na raw pong binibigay na tulong yung PCSO kapag meron daw pong kalamidad. Okay. Actually, napakasinungaling nun. Kasi kung search lang po natin sa Google, tuloy-tuloy pa rin po yung binibigay po na tulong po ng PCSO tuwing may kalamidad. Andyan pa rin po yan. At syempre, kung ngayon ka maghahanap, kung ngayong season na to, wala ka talaga makikita kasi El Nino ngayon. Hindi uso ang bagyo. Okay. Pero mga kababayan, nung may lindol naman kasi, ito ah, yung pinakahuli no. Yung ito ah, PCSO first to provide aid in quake South Cotabato other areas. Yan. Nung nagkaroon nga po ng lindol sa South Cotabato, tuloy-tuloy pa rin po yung PCSO. So ngayon naman po kasi mga kababayan no, kahit na wala naman po kasi sakuna na nangyayari kasi nga po El Nino ngayon. So ang ginagawa naman ngayon ng PCSO ngayon ay namimigay naman po sila ng mga sasakyan ng mga medical missions sa mga ibang parte po ng bansa. So example nga nito no, PCSO donate vehicle conducts medical mission to San Antonio, Quezon. Yan, so itong Marso lang to ha. And then ito, PCSO donate 7 ambulance units to Capiz towns.
So tuloy-tuloy pa rin, oh. PCSO donates 200 patient transport vehicles to LGU. So teka lang, no. Maliit pala, lakihan natin, sorry. So ito, ito yung mga pinapakita ko sa inyo, sorry. Maliit pala. So ayan, 'di ba? Oh, so ayan, oh. Oh, ayan, PCSO donates 200 transport vehicles. PCSO donates 7 ambulance, oh, 'di ba? Oh, PCSO donates vehicle, oh, 'di ba? 2024, oh, PCO, ayan, oh. So, sinungaling dito si Sandra Cam. So, ngayon, kitang-kita po dito yung pagkasinungaling po talaga ni Sandra Cam. So, ito lang, no? Alam naman po natin na, na sinungaling yan. Diba? Meron po siyang history na pagsisinungaling at ginamit po siya ni Digong para po ipakulong si Leyla de Lima na binawi niya rin. Mamaya, balikan po natin yan at alam, at sa tingin ko, alam nyo na rin po yung sinasabi ko. And then dito mga kababayan, and then actually mga streetwise, no, speaking of Davao City na binabanggit nga po ni Sandra Cam, ito po may nakita po akong balita dito. 'Di ba? Ito yung katangahan na ginawa ni Digong. Okay? PCSO Davao incurs 931 million opportunities lost since halt of STL. So ito yung small town lottery, 'di ba? Ops in Davao City. So ibig sabihin nun mga kababayan, 'di ba? Nawalan po ng 931 million yung PCSO diyan po sa Davao City. So anong connection nito? Pakita ko lang, no. Basahin lang po natin, no. Sabi dito, Romana Rose Irlandes, branch manager of PCSO Davao del Sur, told the Davao Media since 2019, tandaan niyo 2019, panahon ni Digong, up to the present, PCSO has suffered an opportunity lost of around 931 million. Well, the city government of Davao as PCSO give 1.76% as LGU shares as opportunity lost of 27 million. Okay. Opportunity lost in the value of a lost chance or a potential profit that was not realized because a course of action was taken that did not permit the investor to obtain that profit. Yon. So dahil nga po sa ginawa nga po ni Digong na pagpigil nga po sa kanyang ginawang hakbangin, pag-usapan natin yan mamaya, no. So nawalan po ng oportunidad na kumita po yung Davao City, especially po sa PCSO, ng almost 1 billion, di ba? 900 million, di ba? So ito nga po yung regarding po sa small town lottery na pinatigil po ni Digong. Okay? So sabi dito, no, in the 2019, former President Rodrigo Duterte suspended all number games of the PCSO including STL, Small Town Lottery, Periyahan ng Bayan, Keno Lotto Games, and Scratch It Sweepstakes due to allegation of corruption. Yan. So naalala natin mga kababayan, di ba? Noong 2019, pinatigil po ni Digong yung PCSO kasi nga daw po may corruption. Diba, tandaan natin na ang allegation ni Digong, meron daw pong korupsyon sa PCSO kaya niya pinatigil noong 2019. So kasama nga po dito yung Periyahan ng Bayan, Keno, 'di ba? Keno Lotto Games, tapos yung STL, Small Town Lottery. Tandaan niyo, may allegation ng korupsyon. Kaya niya pinatigil, okay? Irlandes explained that the estimated guaranteed minimum monthly retail receipt of the AAC or the guarantee amount to be remitted by the STL AAC per month is 40 million, wherein 49.6% goes to PCSO and used for charity programs and individual patients seeking medical assistance. Ayan yon. So sabi dito, dyan na napupunta yung para sa mga tulong, charity programs, individual patients humihingi ng tulong sa PCSO. Meaning, when non-operation of the STL continues in Davao City, nabawasan ang income-generating capacity ni PCSO because right now, we are only have Lotto and Scratch It gaming activities of PCSO. Since 2019, wala po tayong na-generate na income from STL and that redound to lesser assistance to individuals seeking for medical health-related needs and other charity programs, PCSO, Irlandes said. Yan. So pinatigil po ni Digong nung 2019 po yung Small Town Lottery. Okay. So, ito mga kababayan, nabalita ito nung November lang, November 2023. So ibig sabihin nun, pinatigil po ni Digong yung mga
yung mga laro ng PCSO na pwede pong makatulong in times of calamity. So yung nilireklamo ngayon, 'di ba, ni Sandra Cam. So bakit hindi niyo sisihin yung sarili ninyo? Buti nga ngayon, 'di ba, kahit na konti ng kahit po na scratch it na lang po at saka yung loto na lang po talaga, yung pinaka flagship na pwedeng laruin sa PCSO, nakakatulong pa rin po yung PCSO sa nangangailangan. So ngayon ang tanong dito, bakit ginawa ito ni Digong? 'Di ba? Sabi ko sa inyo, medyo interesting 'to eh. So ito mga kababayan, no? Actually kasi anong 2019 din po kasi COA flags PCSO for waiving 1.43 billion claim from small town lottery operators. So na-flag po yung small town lottery ng COA nung panahon ni Digong. So ngayon ang ginawa ni Digong, imbis na hanapin or solusyonan yung nangyayari nga pong pag-flag ng COA sa PCSO, ang ginawa ni Digong, pinatigil lahat. 'Di ba, imbis na imbestigahan ni Digong kung paano nagkakaroon ng korupsyon sa PCSO, ang ginawa ni Digong, pinatigil lahat. So ang tanong, bakit ganun yung nangyari? So imbis po na makakuha sana tayo, 'di ba, ng posibleng suspect at mapakulong kung sino man yung nangungurakot sa PCSO nung panahon ni Digong, wala yun. Nabdabali, wala yun. Pinatigil niya na lang lahat. So, ewan ko lang, di ba? So, napaka-unusual kasi noon. Di ba, naalala nyo yung mga kababayan, di ba? Pinatigil bigla ni Digong yung PCSO noon dahil sa allegedly na corruption. Pero mga kababayan, di ba, ang nakakatawa kasi dito, ano nangyari dito? So, mga ilang buwan lang din po ang nangyari. Mga ilang buwan, siguro mga dalawang buwan lang ba? O, wala pa palang dalawang buwan, wala pa palang isang buwan to eh. So ngayon, ang nangyari, nilift din po ni Digong yung pagpapasarado po sa PCSO. Kasi ang dahilan, pakita ko sa inyo yung dahilan na, no need for Duterte to apologize for job losers over Lotto Closure Palace. Okay? There is no need for President Rodrigo Duterte to apologize for job losses over his decision to shut down all gaming activities of the PCSO, including Lotto. They should be happy that the findings of the president investigation showed that there is no corruption. They should rejoice that, presidential spokesperson Salvador Panelo told reporters in Malacanang. So, ang sabi ni Digong, wala daw pong korupsyon. Pero bakit niya pinatigil? At doon mga kababayan, di ba, anong nangyari ngayon sa ibang mga laro na pinasarado ni Digong? Diba? Kasi yung naibalik lang po talaga na fully operational ngayon is yung Scratch It at saka yung Lotto mismo. Pero yung STL po kasi mga kababayan, na yan naman po talaga yung na-flag ng COA. Kasi tingnan nyo po ito, no? Yung balita po dito sa Rappler, yung pinaka-na-flag po talaga ng COA is yung STL. Diba? From Small Town Lottery, yung STL mismo. So ngayon, ang ginawa ni Digong, imbis po na ipahuli doon sa investigation, kasi sabi ni Digong wala daw pong korupsyon na nangyari eh. So yun naman pala, kung wala naman palang korupsyon na nangyari, ang tanong dito, bakit niya binago yung sistema po ng STL? So ito, noong 2020 naglabas po ng 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations, STL RIRR. Yan. So ang tanong kasi dito mga kababayan, dahil dito po sa ginawa nga po ni Digong na pag-revise dyan po sa STL na yan, na nagre-regulate po ng pera sa PCSO, at ito naman yung tinutulong nila tuwing calamities, ang pinakatanong kasi dito, kung wala naman palang corruption na nangyari, bakit niya ni-revise? Bakit niya ni-revise yung Small Town Lottery? Kasi wala naman palang corruption, so bakit mo babaguhin? At ang pinaka-bullshit kasi dito mga kababayan, ito. Sa Article 3, sabi dito, no, application and evaluation of STL AACs. Okay? So, ang nakalagay sa baba, the minimum required paid up capital of an applicant corporation shall be at least 25 million pesos. So, ibig sabihin nun mga kababayan, kung dati po kasi, para po makapagpatayo po ng isang STL, okay lang na ikaw lang mag-isa. Kung meron kang kapital, okay lang na mag-isa ka. Yun nga lang kasi mga kababayan, ang nangyari po nung panahon ni Digong, ang ginawa niya, hindi na pwede yung individual. Ginawa niya pong korporasyon.
So ngayon, kaya nga po natigil yung STL na yan kasi imbis po na individual po yung pwedeng maging franchisee ng STL, ginawa niyang korporasyon. So kaya nga po nawala po yung STL po na yan. Kung makikita nyo, kung meron namang STL sa mga lugar ninyo, korporasyon po may-ari niyan. Wala na po yung tulad po nung dati na individual. So yan po ay nangyari noong 2020 lang. At kasama po sa signatories po dyan, itong si Sandra Cam. Ayan o, andyan yung pangalan nyo. Yung alam, bakit hindi pumirma? Oh. So ngayon, ano yung implications dito? So kasi medyo questionable sa akin na pinatigil ni Digong dahil sa COA. So imbis na linisin yung STL, ang ginawa niya pinasara. And then, wala naman siyang pinakita na korupsyon. Kasi merong isang interview na napanood ko, no? Ang sabi ni Digong, meron daw pong korupsyon. At magpapangalan daw po siya ng 10 tao. Hanapin nyo yan kasi ngayon lang pumasok sa utak ko eh. Pero napanood ko yung interview na yon. Then eventually, bilang makikita natin na wala naman palang korupsyon na nangyari. Pero yun nga, wala naman palang korupsyon na nangyari, sabi ni Digong, bakit niya pinalitan? So ngayon po, kung nagtataka kayo, kung bakit wala na pong STL dyan sa mga lugar ninyo, ito po yung totoong nangyari. Pinalitan po ni Digong at saka ni Sandra Cam. So ano bang mali dito? So ang tanong, bakit nyo pinalitan nang wala naman palang korupsyon? Not unless, di ba, na meron kayong pinaprotektahan. Ayun na kasi yun eh. Kasi kung okay naman pala yan, bakit nyo papalitan? So ngayon, porkit na napalitan na, makakalimutan na yung mga sinasabi ninyong. So kung may korupsyon man na nangyari, syempre, pinalitan na ninyo yung sistema, so makakalimutan na yung mga sinasabi ninyo may korupsyon. Hindi na nahabol yun. At ang punto dito mga kababayan, maniniwala pa ba kayo kay Sandra Cam? Eh si Sandra Cam po ay napakasinungaling yan. Ayan oh. Sabi ni Sandra Cam, no? Sandra Cam to Dilima, sorry I was used. Oh. 2 days after gaining her freedom, whistleblower Sandra Cam apologized to former Senator Leila Dilima admitting that she was used as a tool. Gamit ka lang pala na ginagamit eh. For the imprisonment of the former Justice Secretary that led to her almost 6 years of continued detention. Kasi mga kababayan, ang dali lang po kasi Ma'am Bintang. Pero, kailangan nyo munang patunayan yan. At kayo ba, maniniwala pa rin po ba kayo kay Sandra Cam? Di ba? Napakatangan naman ninyo pag naniniwala pa kayo dyan. Walang problema yan. Sabihin niya yan na magnanakaw, di ba? Ninakaw ni Mel Robles. Ebidensya. Eh kung tutuusin naman kasi mga kababayan, sila yung may ginawang medyo abnormal sa PCSO. At isa nga po itong STL na ginawa nila. Yun. So sana po na-explain po natin na maayos po ito. No? So, yun. So kayo po ba, naniniwala ba kayo sa sinabi nga po ni Sandra Cam? O talagang party lang talaga ito ng propaganda nila? Kasi isa yung kumpas eh. Diba? So yun. So pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So gusto mo muli po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.